Sino ba si Ruperto Cangleon at ano ba ang niambag niya during World War II? Bakit siya sikat sa Leyte at Samar? At bakit may connection siya kay General MacArthur at Pangulong Quezon? Maraming katanungan ang gusto nating masagot. Kaya, samahan niyo ako sa pagtuklas sa buhay ni Commander Ruperto Cangleon. Bago tayo magumpisa, ay pakisubscribe naman po ang aking channel para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Alam mo bang March 27, taong 1890 ipinanganak si Ruperto Cangleon? Kilala siya bilang isa sa mga nagpasimula ng resistant movement laban sa mga Hapon. Ipinanganak siya sa Macrohon, Leyte. Una siyang nakilala bilang all-around athlete sa first Philippine Olympic team na ipinadala sa ibang bansa noong 1912 hanggang 1913 at nag-aral sa College of Liberal Arts sa University of the Philippines. Ngunit mas namayani sa kanya ang interes sa military profession, kung kaya't lumipat ito sa Philippine Constabulary Academy sa Baguio City, kung saan siya nagtapos noong 1916. Matapos nito, ay talaga siya sa Philippine Constabulary sa Visayan Campaign dahil sa managawa niya sa Oton Panay. Nagkaroon siya ng pangalan at military citation, nagsilbi ito sa PC hanggang 1942. Noong pumutok ang World War II, si Cangleon ang commanding officer of 81st Infantry Regiment ng United States Armed Forces of the Far East o USAFE na lumaban sa Samar at Mindanao. Nadagip siya ng Japanese Imperial Forces na kulong ito sa isang concentration camp sa Butuan, Agusan. Ngunit, nakatakas sa tulong ng mga local resistant fighters noong December 1942. Bumalik siya sa Leyte at inorganisa ang isang Visayan Resistant Movement o BNA na nakabase sa Leyte at Samar. Sa tulong ng kanyang grupo, umabot sa 3,500 ang mga nasawing kalaban sa Leyte lamang. Noong January 1942, nag-improvise ng isang radio station si Cangleon at kanyang mga tauhan na nakagawa ng unang guerrilla contact sa pwersa ni MacArthur, GHQ and SWPA na nakabase sa Australia. Saglit nito, pinangalanan siyang division commander ng Leyte ni MacArthur noong April na nakausap niya mismo si Pangulong Quezon. Nakatanggap din siya ng papuri mula kay MacArthur dahil sa trabaho nito at para sa clear accounting ng 2 milyong pondo na binigay ni MacArthur sa kanila nang bumalik ito noong 1944. Pagkatapos ng World War II, nagpatuloy ang karera ni Cangleon sa politika. Si Cangleon ay naging civil governor ng Leyte sa muling pagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Usmeña. Noong May 28, 1946, siya ay nirang na Secretary of National Defense ni Pangulong Manuel Rojas, ang una sa Commonwealth at Republika ng Pilipinas, sa parehong paraan na si Cangleon ay Defense Secretary sa panahon ng closing American colonial na paghahari ng Amerika at humawak sa posisyon. Sa deklarasyon ng kalayaan noong July 4, 1946, ngunit dahil sa pagkakaiba ng patakaran sa susunod na Pangulo, si Elpidio Quirino sa pamumuno ng sandatahang lakas na Pilipinas nagbitiw si Cangleon bilang Defense Secretary noong August 31, 1950. Sinisikap magtanong ni Cangleon kay Pangulong Quirino na tanggalin ang mga heneral na itinuturing niyang deadwood na hindi sinang-ayunan ng Pangulo. Ang pagbibitiw ni Cangleon sa kabinete ay naging daan para sa kanyang pagpasok sa politika. Si Cangleon ay tumakbo sa Senado kahit walang endorsement ng kasalukuyang Presidente Quirino. Naging senador siya at hinirang na chairman ng Senate Committee on Veterans and Military Pensions at vice chairman ng Committee on National Defense and Security. Ipinagtagol niya ang layunin ng mga veteranong Pilipino sa pamamagitan ng paghahain ng mga panukalang batas at resolusyon para sa kanilang kapakanan at pagsulong. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang 6 na taong termino sa Senado, si Senador Cangleon ay namatay dahil sa atake sa puso noong February 27, 1958, eksaktong 1 buwan mula sa kanyang ika-68 na kaarawan. Ang bansang Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Carlos P. Garcia ay nagluksa sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Si Senador Cangleon ay inilibing sa Manila South Cemetery noong March 4, 1958 at muling inilibing sa kanyang hometown sa Macrohon, Leyte noong February 27, 1994. Ngayon ay alam nyo na ang kwento ng malarockstar na buhay ni Coronel Ruperto Cangleon. Proud ka ba sa kanya? At proud ka ba na taga-Leyte ka?